Magandang araw sa ating lahat. Ako po si Guelan Luarca, isang guro mula sa Fine Arts Department ng Loyola Schools, Ateneo de Manila University. At ikinararangal ko pong makasama sa kumbersasyon na ito ang dalawa sa aking mga guro sa pagsusulat, si Ginoong Ricky Lee at si Ginoong Glenn Sevilla Mas. Ngayong araw ay magtatalakayan kami tungkol sa kabataan, childhood, sa alaala, memory, at sa pagsusulat, writing. Hello, Sir Ricky, Sir Glenn. Maraming salamat sa pagpapaunlak, sa pagsama. Kamusta po kayo? Okay naman. Okay din. Good morning. Yes. Morning. So, ayun nga po, no? Masayang-masaya ako na umuo kayo sa paanyaya na makausap ako ngayong araw. Gusto kong talakayan natin, no? Sana siksik yung talakayan natin tungkol sa kabataan. So, doon na rin siguro ako magsisimula. Ako po kasi nagsimula yung writer self ko. 8 years old, I can mark the day. 8 years old, inabot sa akin ni Daddy, Sir Ricky, inabot sa akin ni Daddy ang inyong trip to Quiapo. I was 8 years old. Doon na nagsimula, no? Naging mas bukas ang isip ko, nanood ako ng teatro, ng pelikula. And mula noon, wala man ako nasusulat pa. I know that I was a writer. I made that bold claim. So for my 2 teachers in writing, I want to ask you, ano yung origin story ng inyong writer self? Now, we have many roles in our lives, one of which maybe a major one is as a writer. Saan siya nagsimula? And I am quite positively sure it's from childhood. So, who wants to go first to answer the question? Si Glenn. Sige, sir. So, lumaki ako sa Antique. Nung bata ako, ang nanay ko ay English teacher kasi. So, binibilihan niya ako ng yung mga plaka na pag tinugtog mo, ang maririnig mo ay hindi kanta, kundi yung Once Upon a Time in a Land Far Away. So, ganun siya. So, pinakinggan ko yun, sinasa ulo ko. And then, sa utak ko, gusto ko yung idea na I get transported to other worlds. At maliban dyan, nagbasa ako ng liwayway, funny comics, illustrated Bible stories, at kung ano-ano pa. At sabi ko sa sarili ko, sana balang araw makagawa din ako ng akda na babasahin din ng iba, ibang bata, ganyan. O papakinggan din ng ibang bata. Wala pa sa idea ko, wala pa sa utak ko yung theater pala, play pala, kasi wala namang theater activities sa probinsya ko nung bata ako. So mas ano siya actually, mas pelikula, mas TV, yung mga Flor de Luna, Annalisa, yung mga nakalakihan ko. So yun, para na-inspire lang at while hindi pa naman ako nagsusulat talaga, although gumagawa ako nung gumuguhit ng sarili kong comics kasi nagdo-drawing din ako. Or kung minsan pag gabi sa utak ko, pag ako na lang mag-isa pag matutulog na kasi wala pa kaming kuryente sa Antique nung bata ako, I would imagine many things nasa utak ko lang. So yun ang pinakagusto kong time of the day, yung bago matulog na hindi pa ako inaantok. And in my mind, parang pelikula na nai-imagine ko siya and I reveled in it at buhay, buhay na buhay ako dun sa mundo na ako din naman ang may gawa. Mm-hmm. Kaya Sir Ricky? Ako, sa comics, ako nagsimula. siguro mga 4 or 5 years old pa lang ako. Binabasahan ako ng comics nung yaya namin and then ng kapitbahay. So, natuto akong magbasa nang hindi pa ako marunong magbasa. Na-imagine ko yung mga letters as connected sa images. Mm-hmm. So yun. So, nangungulekta ako ng mga comics noon. Lahat ng comics kinukulekta ko. Nangungupit ako ng pera dun sa tindahan namin. Kasi sa Bicol ako rumaki sa Daet, maliit na town lang. Namatay na maaga yung parents ko. So, ampun ako ng relatives. Tindahan ng alak, sari-sari store. So, nagbabantay ako sa tindahan, bata pa. And then yun, kukupit ako ng pera. And then, bibili ako ng comics. Kinukulekta ko lahat yung comics until naging magazines. And eventually, yung mga pinsan ko, 3 lalaki sila ng babata. Bago matulog sa loob ng kulambo, kwentuhan ko sila ng mga nababasa ko sa comics at sa magazine. And eventually, pag hindi ako masaya doon sa ending o wala pa yung ending ng magazine,
inimbento ko yung ending sa kanila. At pag nakikita kong excited sila sa inimbento kong ending, binabaliwala ko na yung nabasa ko. Ah, ito na yung mas magandang kwento. Dati palang script doctor na si Sir. So, so yun. So, doon nagsimula yung excitement ko na nakikita ko sa mukha ng tatlong pisan ko yung sa mukha nila eh. Yung ano ba yun? Pagkamangha. Parang merong pagkamangha sa mukha nila habang nagkukwento ako. And so, from then on, sabi ko, ay, gusto ko ma-produce ko yung ganong klaseng pagkamangha sa kukwentuhan ko. Mm-hmm. But, parang ano, no? Parang ang lakas ng epekto ng gabi sa bata. Siguro dahil tahimik na, wala nang distractions. Yeah. Doon malaya yung utak gumawa na kung ano. Yeah. Ako rin po kasi noon, sa gabi, naalala ko si Mami, kikwentuhan ako ng Bible stories mula doon sa Children's Bible o kaya Greek mythology. Itong nanay ko, hindi ko alam, paki-responsable. Kikwentuhan na ako tungkol sa Oedipus, yung mga ganyan, yung mga nakipagsiping sa sariling ina. Tapos parang pangkambangha ako sa mga Diyos na naglalaban lang. Parang, yan, nakakatroma. So, yan, so gabi, kabataan. Yeah. Gusto ko pong mag-zero in, napag-usapan din ni Sir Glenn yung transport, kasi isa pang very, ano ba, formative sa imahinasyon ng bata, yung kinalakihang lugar. Ako kasi Manilenyo, Santa Ana, Maynila, masikip, tapos maganda yung, sa akin, napaka-rich nung combination nung bustling city, metropolitan. Tapos parang probinsya rin, insensibility, ang mga kulay, ang pagkain. Naalala ko ang nanay at tatay ko, tuwing Saturday, dadalhin kami sa bahay ng isang may kayang kasama namin sa parish. Tapos lahat ng artists darating, sigarilyo, alcohol, mga kwento, mga painting. So yun yung kinalakihan kong kabataan at na-stuck yun sa akin hanggang ngayon. Kaya po, can you transport us to ano yung environs ba yan? Yung atmosphere nung inyong kabataan? Antique and tama ba siya? Daet. Daet. Ako yung Daet, napakaliit na bayan para sa akin that time nung lumalaki ako. Ang feeling ko parang ang liit-liit nitong mundong ito. Gusto kong makatakas dito sa mundong ito. Pero looking back, very precious sa akin yung mga nandun sa lugar na yun. Yung lumang simbahan, lagi akong nagsisimba. Hindi ako nagmimisa, lagi akong nagsisimba. Yung lumang tulay, may lukaret lagi din sa bayan namin. The Chinese school. Yun, yung mga images na yun, the public library na lagi kong pinupuntahan. And then yung mga lumang kalsada, yung bridge na sabi nila dugo ng Hapon yung ipinanggawa dun sa simentong tulay. So yun, so dun ako lumaki sa ganung kaliit na lugar na nang tiningnan ko later on, looking back, ang precious pala na dun ako lumaki. Pero that time, nung lumalaki ako, hindi ko naisip na na-absorb ko lahat yun. But I was there. I really wanted to run away and escape from that small place kasi I wanted to be somebody. I wanted to be more than what I felt I was then. Na ampun lang, namatay na maaga ng parents, very may inferiority complex, payat na payat, sakitin. Ang liit-liit ng tingin ko sa sarili ko. And I think that's the reason I fascinated ako sa mga kwento. Kasi pag nagkukwento ako o nakakabasa ng kwento, lumalaki ako na mas malaki kaysa sa Daet. Not realizing na nang lumaki na ako at naging writer, dala-dala ko pala yung Daet sa loob ko. Every time nagsusulat ako ngayon, probinsyano ako, lahat ng mga taon sa sinusulat ko, ito yung Daet. Ah. Sa short stories ko, sa pelikula, nare-reproduce ko pa ulit-ulit yung Daet na kinalakihan ko. Yung simbahan, yung sa parakaibid, na doon sa Amapola, sa short stories ko, Dapit Hapon, ulit ng ulit yung images ko ng childhood pala. Ang dami ko palang daladalang treasures or gems na galing doon. Ngayong nalayasan ko ng Daet, at sabi ko, never na akong babalik dyan. Nakalayas na ako ng 4th year high school, never na akong babalik dyan. Daladala ko pala siya, isang treasure chest sa loob ko na napaghugutan ko tuwing nagsusulat ako. So up to now, I think I'm a provinciano writer. Maga kong gumising, provinciano ang habits ko hanggang ngayon. And ang mga sinusulat ko may pagka-provincial. Parang never siya naging very urban and sophisticated. I'm sure, Sir Glenn, you can relate. Can you tell us about Antique? Oh, correct.
katulad din nga kasi ng kay Sir Ricky, ganun din. Yung kabataan ko, wala pa kaming anteko o kuryente. So ang tingin ko rin sa kanya, well, wala naman ako may ikukumpara. I have nothing to compare Antique with. Kasi wala pang TV and all that. Ang escape ko lang, yun lang, comics, drama sa radyo, so parang ganun. So nung batang bata pa, wala pa sa konsepto ko, sa utak ko yung na dapat aalis at parang ganyan. Pero nung nagkaroon na kami ng TV, black and white na ni Vico, ay na-expose ako sa mundo sa labas ng probinsya ko. So ito na yung mundo ni na Flor de Luna, Analiza, Guni-Guni, at yung mga pinapanood ko sa television. So katulad din ni Sir Ricky, bata pa lang ako, parang ang tingin ko, baligtad siguro, parang malaki ang tingin ko sa sarili ko, na parang malakas ang kumpiyansa, anak ng teacher, dapat magaling mag-Ingles dahil my mother is an English teacher. So parang feeling ko dapat ine-expect ng buong bayan ng San Jose Antique na dapat magiging kasing galing ako ng nanay ko, etc. So anyway, and then bata pa lang, ayoko na din sa probinsya, mas gusto kong Manila kasi napapanood ko nga siya, and then eventually napanood ko mga Atsay, naalala ko napanood ko, nag-cutting class ako sa St. Anthony's College para mapanood yung Atsay na hindi pala pwede yun sa elementary, pero pinapasok kami sa sinihan, so why not. So ayun, and then nung lumaki na itong mga bagay na ayaw ko dati, kakain ng hawol-hawol pag umaga o tuyo, yung pag-umulan, naiinis ako kasi sapatos ko napuputikan kasi hindi naman sementado ang daan papunta sa bahay namin. Tapos pag umulan, wala ka lang pupuntahan, bahay ka lang. Ang ibang mga bata, naglalaro, ang ingay-ingay, nagmumura, kami hindi pwede. So sa utak ko, nagmamadali akong parang sana lumaki na ako kasi pag lumaki na ako, marami akong gagawin. So ayun siya. And then nag-aral sa Iloilo, right after college, yung puntang Manila. And then, at some point, nag-aral sa labas ng bansa. Nung nasa labas ako ng bansa, nung nag-aral ako sa graduate school, saka naman ako naghanap. Nung, di ba, I was in a strange place na ang tawag ko ay the land of the giants. Tapos, kahit malaki akong tao sa bansa ko, 5'11", alam mo yun, pero hindi nag-basketball. Doon sa ibang bansa, para ang liit ko kasi mas matangkad ang mga klasiko, mas matangkad yung mga egoy, mas matangkad silang lahat. So, napilitan din ako mag-focus sa sarili at dapat ipa-okay ang sarili ko kapag na-homesick. So, doon ako, I think, bumalik doon sa mga images ng kabataan ko, the stories of my childhood. And to begin with, yung graduate school years ko din naman, yun yung, I think I was yung pinaka-productive bilang manunulat as a playwright. So, yun ang pinakamaraming dula na nasulat ko. At lahat sila tungkol sa antike, tungkol sa kabataan ko, tungkol dun sa mga bagay na ayaw ko dati. And when I think of it, parang maliban sa probinsyano, parang kay Sir Ricky, na hanggang ngayon, probinsyano naman talaga ako, ang habits ko ay pang-probinsya. Even if I feel na hirap na akong maligo kasi the stomach gets in the way, I feel the age. Sa utak ko, bata ako. Yun. Ayoko na. Ayun. So, sa utak ko, bata ako. Gusto ko, bata ako. Gusto ko na ang pananaw ko sa mundo, yung pananaw ng bata na there is something to look forward to. Kasi diba, para matapos lang ito, parang gusto ko dati magpuntang Manila kasi pag nagpunta na akong Manila, hindi ko alam kung ano mangyayari. And now that I am in Manila, mas gusto ko sanang umuwi, mas gusto ko sanang, di ba yung kabataan na kasama ko nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, naglalaro lang kami, walang masyadong problema. So, sana. Yes. Super relate ako dun, Sir Glenn, sa sinabi niyo na yung writer self niyo ay yung bata. Yung bata. No? Lalo na parang sa journey mo, Sir Glenn, parang it's the distance, yung paglayo sa antike, ang naging paraan para through your writing, ma-reconstruct at maibalik siya. Ako, ito, Sir Ricky Lee, nakwento ko na sa inyo ito, no? Na parang, I think, when I got
trip to Quiapo, and then binasa ko siya. Siyempre, conceptual kasi wala man experience sa writing and sa life. I mean, 8 years old. Ano naman ambag ko sa mundo, di ba? Pero feeling ko hanggang ngayon, parang nagsusulat ako ng play, nag-attempt magsulat ng film, yung writer's voice, yung writer's persona, yung bata, 8 years old, na bumuklat nito, parang hindi tumanda yon. Parang yung danas ko sa buhay, ang lingwahe, vocabulary, estilo, technique, whatever, is of course my 30-year-old self na nakaranas ng heartbreak, nag-survivor ng stroke, etc. Pero yung perspective, 8 years old, which leads me to my next question, yung pagsusulat nyo ba ngayon, Sir Ricky, no? Or sa pagsusulat ng at ang mga masterpieces ninyo noon, no? Pag nagsusulat kayo, bata ba po ba yung persona o actually sinabayan ng pagsusulat ninyo yung inyong pagtanda? Ano yung relationship ng writing doon sa childhood memory? I think para sa isang tao, lalo na sa writer, hindi nawawala yung bata sa loob. I think that's the reason why ang mga writers para sa akin hindi tumatanda kasi bata pa sila, matanda na sila. At ngayon matanda na sila, nandun pa rin yung kabataan sa loob nila. So, never silang tumatanda. Pag nagsusulat ako, parang may bata sa loob ko. Kasi I think nahugis na buo tayong lahat, lalo na ang writer, nung kabataan. So, lahat ng daladala ko ngayon, sinasabi ko kanina, ang treasure chest, lahat yun halos, nabuo nung kabataan ko eh. Nadagdagan na lang, na-reshape, na-retweak, pero nagsimula nung kabataan eh. Mahina ang memory ko. Pero isa sa earliest memories ko, nagkasakit ng malubha yung nanay ko. 23 years old siya. I was 5 years old. And then, sobrang lubha ng sakit niya. At sabi nila, inaswang siya. So, dinala sa duyan yung nanay ko, nung tatay ko at ng mga kamag-anak, itinira sa aming relatives, yung auntie ko, para doon daw pagalingin. And so, doon pinuntahan siya ng isang albularyo, dinasalan at lahat, pinahiga sa Manila paper. Naalala ko na tinanggal yung Manila paper. Nakita namin mga tinik-tinik doon sa Manila paper na naiwan. So sabi nila, sinundan siya na aswang. So until namatay siya at sinisin nila yung aswang, hindi nawala sa memory ko yung ganun. And thinking na aswang ang may kagagawan, and then later realizing na hindi naman pala aswang may kagagawan, nagkasakit pala siya. I felt na ang lungkot-lungkot naman maging aswang. And so even then, I wanted to write already about aswangs, how lonely na maging aswang ka sa mundong ito. So bilang mga bata, parang yung mga ganong mga pangyayari, tumatatak sa loob, even if hindi ko pa ma-articulate that time, then looking back, nakikita ko na, ah, doon ang galing yun. Kaya ko pala ginawa yung amapola sa 65 na kabanata. Doon pala nang galing yung namatay yung nanay ko nang 5 years old lang ako na napaka-helpless. Kaya pala sabi nila karamihan ng mga characters ko ng nanay sa mga pelikula at even sa mga nobela ko at short stories, very strong women. Nire-recreate ko pala yung wala nung bata pa ako. Yung nanay ko palang wala, pinipilit kong ma-recreate paulit-ulit with every story that I write para makita ko na siya. Huwag na siya maging wala. And never naman siya magiging nandyan kasi wala na talaga. So yung wala nung kabataan ko, inuulit-ulit kong punuan sa mga sinusulat ko hanggang ngayon, hanggang sa pagtanda. I think that's the reason why I feel na nandun pa rin yung bata sa loob ko. Pinipilit sagutin yung mga hindi ko nasagot nung bata pa ako. Ba't ako ampon? Ba't ganito ang ampon? Ba't namatay yung nanay ko? Ba't may aswang? Ba't ganito ang nangyayari sa palibot? Ba't akong parang liit-liit ko dito sa napakaliit na lugar na to? So yung mga questions na hindi ko masagot noon, ngayon, with every story na sinusulat ko, parang bits and pieces, hinahanapan ko ng sagot ngayon para sa sarili ko na hindi ko mahanap totally yung sagot. Kaya sulat ako ng sulat ng sulat. Kaya yun ang ibig ko sabihin na nagsusulat ako partly para mapatahimik ko yung bata sa loob ko at masagot ko na yung bata sa loob ko. Pero alam kong hanggang mamatay ako, mananatili yung bata sa loob ko. And okay naman ako sa ganun. Sir Glenn, kayo. So syempre nakaka-relate ako dun, di ba? Kung kay Sir Ricky, nanay, ako syempre makananay din. Pero while growing up, ang nanay ko parang kampi ko yun eh. So ang parang kalaban ko sa lahat ng gusto ko, tatay.
yung ang daming rules, hindi pwede ganyan. Tapos naalala ko kung minsan, kung si Sir Ricky kumukupit, ako din kumukupit sa tatay ko paghapon na natutulog siya. So gaganon ako dun sa, at kung minsan pagbigla siyang parang magigising ata, edi ang dami kong nakukuha. At dahil ang dami kong tiglilimang pisong nakuha, ay magagalit siya kasi manonotice nga niya, di ba? So, and then, nung bata ako, feeling ko, ang pinakamalaking problem ko sa tatay ko, parang, bakit hindi kakatulad ng tatay ng iba? Bakit hindi mo, parang may konsepto ako kung ano dapat maging tatay, kung ano dapat ang tatay. Ayon sa mga nababasa ko, yung sila, Colonel Leo Alicante, na dapat ganun ang tatay. So, at ang tingin ko, tatay ko, lasenggo, tatay ko, parang walang trabaho na, and all that. So, nung, so yun, parang kaya I think stuck ako dun sa nung bata ako. Ang dami kong gustong gawin. Paggabi, ini-imagine ko yung paglaki ko, I will be better than you. Paglaki ko, gaganti ako sa'yo. Paglaki ko, et cetera, et cetera. So nung namatay ang tatay ko nung college ako, 1989, I felt robbed by life of the opportunity to, yung itanong sa kanya, bakit ganyan ka? Bakit nung bata ako ganito ka? Bakit? And all those other questions. And or even naisip ko rin yung maghiganti, parang ganyan, balang araw, nako, et cetera, et cetera. And then ngayon, kasama na doon syempre yung, so when I reached the age of 45, na kung kailan namatay ang tatay ko, parang takot ako nung buong taon na yon, na parang, na malalampasan ko kaya, ano kaya ang, so ngayon, pag nag, of course, obviously 53 na ako, so every year feels like a bonus year, at na-appreciate ko talaga yun. Parang feeling ko, I'm living the life that na hindi na naabutan ng tatay ko. And then, pag binalikan ko lahat, yung mga kwento ng aswang, kwento ng ganyan, at some point, may isang taga Bicol na nag-aral sa mga dula na nasulat ko. Tapos he called my attention. So I sent him all the soft copies of my plays. Nasa graduate school ako nito. And then sabi niya, parang, sir, yung mga dula ninyo, laging present yung absentee father. Bakit ganun? At hindi ko na-notice na, ay, ganun ba yun? And then naisip ko, oh, nga no, either nandyan siya pero hindi niya maamin na tatay siya, or namatay talaga siya, or nasa ibang lugar, hindi niya mapanindigan yung pagiging tatay. Nung kinolang attention ko sa ganun, na hindi ko naman sinadya na maging ganun siya, naisip ko na, oo nga, na parang, so malaki pala talaga ang impluwensya ng tatay ko sa kung paano ako naging ako, kasama doon yung writer. At kung minsan nga na aawa ako sa tatay ko kasi gamit na siya doon sa mga plays na ginagawa. Tapos pag pinapanood ko, ang point of view ko pag nanonood ng sariling gawa or nagbabasa ng sariling gawa, bata, katulad din ni Sir Ricky, parang ang daming kung pwedeng ayusin, sana pwedeng ayusin. So, ang ginagawa ko ngayon sa mga kwento, sa mga characters na nakikreate, yung inaayos ko sana ang mga buhay din nila na hindi ko nagawa nung bata ako. And then trying to recapture, I guess, yung relationship sa tatay. Yun, kasi wala na yun, diba? So, kung dati, so nung tumanda na ako, para lang matapos din ito, nung tumanda na ako, na lungkot ako on the one hand, na inis ako sa sarili ko on the sa isa pa, dahil when I reached the age of yung kung kailan ako pinanganak na tatay ko, hanggang sa tumanda, na-realize ko na, and eventually, di ba, I outlived the number of years na inispent ng tatay ko sa mundo, na-realize ko na, ikaw Glenn Mas, matanda ka na, paulit-ulit ka pa rin gumagawa ng mga bagay na hindi mo, alam mo namang hindi mo dapat ginagawa. So how dare you expect na yung tatay mo sa edad na ganito ay dapat alam din niya. At nung na-realize ko yun, parang pwedeng paulit-ulit. pwedeng try uli, mag-aral uli, maging mas mabuti na ako. Although alam ko rin sa sarili ko na if given the opportunity to do it all over again, whether sa play or whether sa tunay na buhay, ganun pa rin ata ang gagawin ko. wala naman akong babaguhin. Sige, yes. So, nawala akong babaguhin, actually. Ano yun, sir? Nakarelate ako dun sa kwento niya rin sa tatay. I think tama si Glenn. Yung mga questions na paplant sa loob natin ng mga bata pa tayo. And then growing up, and we become writers or directors or actors or actresses and so on, or painters, we keep answering the questions again and again and again.
But I think hindi naman natin totally masasagot yung mga questions kasi tapos na eh. So, gawa tayo ng gawa ng kwento, ng istorya. Because I think daladala natin ang ating mga tatay sa loob natin. Yung tatay ko, naalala ko, nung namatay yung nanay ko, when I was 5 years old, 23 yung nanay ko, binigay kami ng tatay ko sa relatives at inampun kami ako ng relatives namin, pati yung half-sister ko. Mahihain sobra yung tatay ko kasi immigrant siya from China, dayo from China, at illegal, mga illegal ng karamihan doon. Inismuggle lang dito at nag-assume ng Filipino names and Filipino identities. So, nakikita ko isang tahimik at balungkuting tao na pag nagkikita kami sa kalsada, dahil hiwalay na kami ng tirahan, pinampun na niya ako. Hindi kami makapag-usap beyond 2-3 sentences, nagkakahiyaan kami. And eventually, nag-iwasan kami na magkasalubong dahil wala namin mapag-usapan. Nakikita lang kami pag bibigyan niya ako ng allowance, but otherwise, we hardly had any real connection. Hanggang namatay siya nung grade 4 or grade 5 ako sa elementary. So yung sinasabi ni Glenn, medyo opposite, and yet it's the same. I was longing for a father and for a mother na nawala. Wala akong family na realized na kasama ko dahil ampon lang. And so I think growing up and becoming a writer, parang kami ni Glenn, dala-dala namin yung mga tatay namin. Yeah. Sa loob namin. Kami yung mga tatay namin. In a way, nire-re-enact namin ang pagiging tatay kasi hindi nabuo eh ng mga bata pa kami. We keep re-enacting the tatay in us. Eh. And so it comes out in my stories, like Wei Fung yung short story ko nung college ako, and so on and so forth. So lumalabas sila lahat. Eh. Parang lagi natin kinakaharap ang ating kabataan. Yes. Habang tumatanda, every single step kinakaharap ng kabataan, which I think makes it really good. Yes. Kasi how boring naman ang buhay natin ito lang. How nice na nakikita mo na yung buhay mo noon in another way, in another perspective. As if dalawang buhay ang nililid ko ngayon. Yung buhay na nalid ko na before at yung buhay na nililid ko ngayon. And then when I write stories, I try to keep connecting the two threads again and again and again. So, ang nag-fuel ng pagsusulat natin ay yung mga katanungan o mga wala sa kabataan na parang our writing serves the purpose of pagpupunan, no? Yung mga yeah, wala. Pinupunuan. So, dahil ampun ako noon, I realized halos karamihan ng characters ko ampun. Si Elsa sa Himala, ampun. Yes. Si Lucas sa Paracaybi, ampun. Si Amapola, ampun. Si Dong sa Dapitapon, sa Kabilang sa Nawawala, short story ko, si Chunchun, etc. Lahat sila ampun. Karamihan ampun. At may mga auntie na mahigpit, kumasungit. At karamihan lumayas. Pumuntang Maynila, nakipagsapalaran. So parang tayong mga writers, hindi ko alam sa actors at iba pa sa arts, parang tayong mga writers, inuulit natin paulit-ulit ang ating mga naging buhay na hindi kompleto noon. At pilit natin kinukompleto ngayong adults na tayo. Sa paulit-ulit na pagkukwento sa iba-ibang paraan. But if you look at it, really, there's just one Ricky in all the stories na ampun, lumayas ng Bicol, nakipagsapalaran mag-isa sa Maynila, tinakasan niya ang diet. Hindi ako bumalik after what, 10, 15 years, sabi sinong pa ako, di ako babalik. And then I kept coming back to diet, literally, physically, and it's inside me also. So, ulit-ulit nating ginagawa ngayon. Ano ako, sirs, mga guru ko? Parang ako kasi, hindi naman sa pagiging insensitive, no? Masaya childhood ko. Masaya naman kami siguro ni Glenn. Kaya alam mo yung mga wala. Pero, yung mga wala sa akin, hindi ko alam kung ano, parang kailangan ko. Naalala ko tuloy, Sir Ricky, nung sumali ako ng workshop ninyo. Isa sa mga, hindi ko alam tuloy kung puna ba yun or basta observation lang. Sabi niyo sa akin, Glenn, mabait kang tao, no? Ang sa script mo. Dahil yung script ko, parang naghahanap kayo ng sugat, naghahanap kayo ng sakit pa, ng pain. Tapos doon ko na-realize na siguro maganda after this conversation, parang atupagin ko, ano yung wala sa akin na pinupunan ng mga sinusulat ko? Kasi ang tendency naman sa akin, sir, dahil hindi ko naranasan na watak ang pamilya bayan or may lamat sa pagitan ng ama at ina. So kudos naman sa parents ko na kung nanonood kayo in fairness sa inyo. Pero parang yung mga kwento ko naman
may tendency, lalo na nung teenager ako or nung college ako, na absurd, wild, dark. Siguro yung wala ay yung pain na usually puhunan ng manunulat, ang sakit ko hapde, eh, hindi ko naranasan. So, ina-amplify ko ba yun? Hindi ko tali alam. Or binawasak mo, o binabalibaliktad mo, ginagawa mo absurd, hinahanapan mo ng ibang angulo, hinahanapan mo ng wala, and so on. So, in a way, pareho lang naman. Pero kami ni Glenn, mas nakita namin yung wala eh. So, in a way, malaking tulong sa amin yun sa pagsusulat. Tsaka sa akin, G, parang ano... go ahead. Sige, sige. Sa akin, parang, sige, tumanda, di ba? And then, paano ko naayusin ang sarili ko, wala na tatay ko, etc. Of course, nandiyan ang nanay ko. So, pag gumagawa ng sulat, na hindi naman nga ako aware, kapag gumagawa ng mga dula, na hindi nga ako aware, basta, kasi di ba, pag nagsusulat ng dula, hindi mo naman pinaplano na dapat tungkol sa, nung bata ako, ganito ako. So, wala sa utak ko yun. Gusto ko lang magsulat ng dula. So, pero lagi nga na lumalabas yung tatay at ang gustuhan ko naman sa pagsusulat, playwriting in particular, yung 'di ba because ang training ko was actor bilang actor 'di ba sa Met, sa Tanghalang Pilipino ganyan. So pag nagsusulat ako, I literally take the point of view of not literally siguro. I take the point of view of the whichever character I am trying to come up with lines in terms of kung bata, dahil aktor nga, di ba? Paano ba sasabihin ng bata ito? Dapat malutong, dapat ganyan. Ano yung mga hindi niya kayang sabihin? And because lahat ng dula ko may tatay, each time I write dialogue for a father, later ko na-realize na it was my way, I guess, of ito sana ang gusto kong sabihin ng tatay ko sa akin. Or ito, kahit yun na lang na, and then in the long run, so exhausting exercise siya kasi naiiyak, kasi ako din maarte pag nagsusulat, nakikiiyak, nakikitawa, ganyan. I think I was a really angry person before, growing up. But I think I became mellower, I became kinder because of yun, na parang through writing about these things that bothered me before, and binubuhay ko ang tatay ko sa mga kwento na sa puso ko yun eh. Parang I am assuming, para akong naging parang the father figure to my own self, kasi wala naman eh. So dahil wala naman, ako na rin yung, uy, okay ka naman na, or uy, so ayun siya. So I think that's what I like about writing, na na-realize ko na lang in hindsight na, malaking tulong pala siya sa akin, hindi lang bilang trabaho, hindi lang dahil yun ang ginagawa ko ngayon, or di ba nanalo, etc. Na more than that, it has made me I think wiser, a kinder, a more forgiving, a mellower person, and I will forever be thankful for that. And I like reading about Sir Ricky Lumaki din po ako sa yan, trip to Quiapo, paulit-ulit ko siyang binasa. Gusto ko yung wherever you go, dun yung Quiapo. Parang, oh my God! At yun yung laging kinikwento ko dati sa mga estudyante ko sa Makiling na kahit sa, tama naman din, wherever I go, Antique siya. Kahit in the middle of winter, nasa Antique, I can always find, if I just close my eyes, I can smell the ganyan, I can hear the twittering of the Maya dun sa kabilang bakod namin. I can, di ba, I can smell the, yung amoy ng lupa sa Antique pagkatapos ng ambon or pagkatapos ng ulan, and I am home. Mm-hmm. Yung Quiapo, nung nasa probinsya ako na gusto kong makatakas, lumayas, dahil I felt it was very small and I wanted to be somebody. Nababasa ko sa comics sa mga magazine at napapanood sa pelikula na pag nagpunta ka ng Maynila at yung Quiapo, yung sentro ng Maynila, matutupad mo lahat ng dreams mo. So yung katuparan ng dreams ko bilang bata noon, nasa Quiapo. So yun yung unang lugar na pinuntahan ko nung lumayas ako at makarating ng Maynila. Quiapo yung realization. Kaya trip to Quiapo. Yeah. Nandun lahat sa Quiapo. But eventually, nakita ko na yung tama yung sinasabi ni Glenn. Eh. Kailangan natin ng lugar. Eh. Kailangan natin ng hometown. Eh. At daladala natin yung hometown. Eh. I don't think matatahimik tayo as writers kung walang hometown. The problem with me is dahil lumayas ako nung fourth year high school ako, nilasan ko lahat yung nag-ampon at lumayas ako sa Dahit. At nag-solo ako ng maraming taon sa Maynila, nakipagsapalaran,
looking back, nakita ko na rootless ako. Wala akong roots. Wala akong family. Pag-alagala ako. Wala akong matirahan. Wala akong lugar. Kaya sa mga kwento ko, mahalaga yung lugar. Pag nagsisimula ko ng kwento, kailangan alam kung nasang lugar sila. Saang Manila o saang probinsya sila nakatira. Kasi ako, writer na walang lugar. So nakita ko na karamihan ng mga kwento ko pala, lagalag, palipat-lipat. At ako pala, homeless. As a writer, ikot ng ikot sa iba-ibang genre, iba-ibang estilo, iba-ibang character, iba-ibang panahon, non-linear. So magala pala ako, hindi ako nakafix kasi wala akong roots. Dahil nagsimula yun noon sa pagiging layas ko. At walang family, at walang roots. And again, natanggap ko na yun. It made me very lonely before as a person, as a writer. But it made me realize na, but it made me a good writer in my own terms also because kaya kong gumalagala. Mm-hmm. Yung amapola, yung parakay, bilipat ng lipat siya ng lipat. Ng POV, ng character, etc. Maski yung mga pelikula, kulipat ng lipat. Hindi ako nakapix sa isang lugar lang. So yung pagiging homeless ko, pagiging rootless ko, na nadala ko, in a way, naging asset na rin eventually sa akin. Yeah. Ang lakas po nung nagko-construct, nire-reconstruct ang nakaraan, nire-reconstruct yung rootedness, kung saan ka nang galing. Damandama ko yan, sir, dahil Santa Ana, lumaki yung Santa Ana, lumipat ng Marikina. Parang ngayon, stuck ako sa diction, sa lingwahe, yeah, sa yeah. rhythm and mood and religion and superstition sa Santa Ana. So, once again, no, hindi nga tayo tumatanda talaga kung ano yung kinalakihan, yung pa rin ang laman ng panitikan natin. With that being said, ang sarap-sarap na na-transport ako doon sa, parang nakilala ko kayo lalo, pang napaka-vulnerable pala no, na i-reveal yung kabataan. Parang gusto kong dumako bilang pagtatapos na rin, pag-wrap up na rin, napaka-ikli ng oras, nakakabitin pa. Noong 2019, I was rushed to the hospital because I experienced a transient ischemic attack, a minor stroke. It was a going back to ano nga ba meaning ng buhay during those 4-5 hours na nasustroke ako in and out. And tumimo sa akin yung dahil nung ako ay nasustroke, binabalikan ko mga linya ni Shakespeare. Kasi chine-check ko kung ano, nagsislip away na ba ako? Yung consciousness ko ba, nagsislip away na, pumupunta na dun sa tunnel, whatever. So, binabalikan si Shakespeare. And for me, Shakespeare is kabataan dahil 7 years old, binatuhan ako ng Rome, Julius Caesar. Basahin mo yan, Guelan, sa nanay at tatay ko. Sige po, hindi ko maintindihan. Pero yun na, tuloy-tuloy na ngayon, nagtuturo na Shakespeare, et cetera, et cetera. Yung topic ng mortality, dahil alam naman natin na hindi tayo tumatanda bilang manula, tayo pa rin yung bata. Siguro yun din, tayo rin yung mamatay, yung batang yun. Lalo ngayon, pandemya, pinalilibutan tayo ng kamatayan. Parang wala, isa yun sa mga paulit-ulit sa utak ko nung, sa pag-iisa in lockdown. Ang gusto ko pong tanungin, at alam kong para akong tanga kasi wala yatang sagot to, pero paano po ba tumanda bilang manunulat? Paano po ba harapin ang katapusan bilang manunulat? As writers, ang puhunan natin ay buhay, 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 kabataan, yung sariwa, yung buhay na buhay, makulay. Pero paano tayo haharap doon sa death? Mauna si Glenn kasi mas bata siya sa akin. So ako, so kahit bata, okay, 53, I feel old. I feel I am trapped in this old body na nahirap na. Pero tama ka, Gay. I've always been obsessed with death. Kasi takot ako talaga sa kanya. Takot talaga ako. Parang, what happens after? Among many things, kunyari, ginagawa ko sa joke na ayoko makremate kasi ayokong ang init-init. Ayoko rin ilagay dun sa ganyan kasi claustrophobic ako. Ayokong may lumabas, inalagaan ko to, di ba, mga oil o bule, kung ano-anong nilalagay ko sa mukha ko, tapos lalabasan ng mga bulate, etc. So yun. So, obsessed ako sa kanya. And for the longest time, ang na-realize ko din, parang, di ba, sabi mo nga marami, di ba, marami tayong iniyakan na mga kaibigan, kakilala, kamag-anak na namatay, marami sa kanila bata pa. So, di iyak. Ang na-realize ko, parang it's, yung karanasan na yon na totoo namang mahirap, lalo I live alone, ay, because nanay ko nasa Bulacan, pamilya ko nasa Antique, isa kong kapatid, all these deaths are preparing me for the eventuality na ako din.
And then years ago, para how did I come to terms with so madami akong gustong sabihin. So on the one hand pala, ang nasusulat ko pa lang ay childhood. I'm looking for, so and then since then, feeling ko na exhaust ko siya ng kaunti. Mas na-enjoy ko ngayon yung nagbe-mentor, nagtuturo sa ibang gusto ring magsulat, yung ganon, yung probinsya, hindi naman, walang access sa masyadong maraming libro, pero kahit paano, nagawa naman ng paraan yun para makapaglimbag din siya ng kakaunting libro, etc. So, I look forward, so ngayon, wala akong need na magsulat. I'm looking forward to the time na itong mga nasa sa isip ko about death, about man facing the void, I really, really love the theater of the absurd na sino ako, anong ginagawa ko dito, how do I earn my place in the world, ano bang dapat gawin, etc., etc. So I'm looking forward to the time na sana magka-oras na ako na to talk about, kasi nararanasan ko pa lang siya, yung pagtanda, ganun. So on the one hand, I'm looking forward to that. Sana hindi ako dayain ng buhay na I expire even before I get to do that. So, and then about death naman, paano ko pinu-okay ang sarili ko? So sa utak ko, gusto kong ganit, matakot ako, as in takot talaga ata ako. Naranasan ko na yung maoperahan din. Tapos di ba, kahit takot ako sa injection, wala akong magagawa kasi they will really wheel you inside the operating table. Makikita mo yung panaking liwanag and then takot ako sa karayom na ilalagay sa likod. Pero paano yan? And then wala kang magagawa na trap ka dun sa ospital at the mercy of the doctors. I'm not even thinking of the bill na ako rin na magbabayad. I'm thinking of, paano ba to? Gusto ko umalis dito. Paano ko pinapa-okay ang sarili ko dun sa eventuality? Kasi I'm sure I'm nearer the end now, di ba, than the beginning of my life. In my mind, sa, kung pelikula ang buhay ko, parang at the last moment, gusto ko sana yung, kasi ginawa niya sa akin ito nung bata ako, pinasahan ako ng nanay ko ng mga kuwala ng kwento. Gusto ko sana na in my poetic ganyan lang na kung kaya kong i-control ang death scene ko para maging the passing through will be okay. Sana basahan niya, babasahin ko, ako magbabasa ng simula, Waiting for Godot, babasahin ko siya. And then towards the end, nanay ko sana ang magbasa nung last lines ng dula, and then makikinig na ako sa kanya. And then kung kaya kong i-control lahat, sana dun sa pagdating sa dulo, saka sana maabutan ko yung last line ng play and then that's the time for me to go. Basta hawakan ko lang siya sa kamay at habang binabasahan niya ako, titingin lang ako sa mata, na tingin lang ako sa kanya, titingin siya sa akin and assure me na okay lang, I'm with you, etc. And then feeling ko, saka lang ako magiging okay about leaving all these behind. And then, at siguro naman, looking forward din ako kasi parang feeling ko, what, ano kaya ang last thought na maisip ko? Is it going to be isang sinabi ng nanay ko nung bata ako, my first experience sa ganito, a line from, ewan ko, Samuel Beckett, ganun ba yun? Or any, from the mga, sa dami-dami ng mga pelikulang na panood ko na katha ni Sir Ricky, ano kaya, kasi feeling ko the last thing that I will think about, for all I know, ano pala yun ang lasa ng kape, o arete, branding, ay baka, the feeling ko it will sum things up for me. So in many ways, takot ako sa death. But dahil wala naman akong choice about it, I might as well enjoy it as much as I can. I look forward to it also because feeling ko, it will all make sense. Kung ano man yun, ang huli kong maisip, makita, mata ng nanay ko sana na nakatingin sa akin, assuring me na, di ba, mahal kita, regardless kung ano pa ang kabataan mo na sutil ka and all that, yun. Na yung gusto ko sanang gawin din sa tatay ko na parang, forgive me din kasi hindi rin ako naging ganun ka okay na bata, etc. Ha? So, ayun. Anyways, so ang, sana. Ang lungkot pero ang ganda. Glenn? Naiiyak ako. Ganda yung nabi ni Glenn. Okay. Gagamitin kong pang punas ng luha ang mga pahina. Beautiful! Beautiful! Sir Ricky, kayo po? Anong... Ako, mas, siyempre mas mahirap yung sagot, yung tanong mo para sa akin. Kasi, nasa, actually, I remember a couple of years ago, inassemble ko ilang friends ko at sinabi ko sa kanilang
ang dami-dami kong gusto mo yun sa buhay, ang dami-dami kong gusto isulat, but I feel that I'm running out of time kasi I'm over 70 already. So, ang obvious na sa akin eh, yung ganun na iba yung measurement ko ng time sa measurement ng mga kaibigan ko. Pag sila nagsabi, sige, gawin natin to, schedule natin to. Ako, nagmamadali ako, no, let's do it tomorrow, let's do it next month. Wala akong time na gaya ng time ninyo. Eh. So, sa akin, it's really very obvious. Pero when I write, when I sit down to write, I feel immortal. Eh. I'm sure nararamdaman nyo to eh. Pag gumising na ako na madaling araw, nagsusulat na ako, at na-transcend ko na yung kung ano man yung physicality ng writing ko, nasa ibang alapap na ako, nagsusulat, I feel na hindi ako mamamatay eh. And then pagkatapos ko magsulat, I feel empowered, naglalakad ako, I feel na wala akong kamatayan eh. So writing yung nagsasabi sa akin na hindi ako mamamatay. Even if alam kong mamamatay ako, takot ako sa ospital, takot ako sa lahat, ayaw ko ma-discover may ganito akong sakit or what, ay nandiyan naman pala, di, I'd rather na hindi ko nalang malaman. Yun lahat eh. So, but through this, itong mga panahon ito, lagi ko pinag-isipan kasi hindi na pwedeng hindi pag-isipan. I think nakikita ko yung sinasabi ni Glenn eh. Kasi sabi ko maganda yung sinabi ni Glenn at malungkot eh. And maybe it's true for all of us eh. Mas ganun edad natin eh. Pag nandiyan na tayo. And it can happen. During the pandemic, it's what I realized eh. Awala sa edad. Wala sa maraming sakit. Awala sa whatever na democratized, na equalized. Maski sino pwedeng mamatay pala. So, it may be sad. But at the same time, it reassured me na hindi lang pala ako yung ganun ka matanda na ready na eh. Anybody pala pwedeng ready na mangyari yun. So yun. Pero nung nagkakanta si Glenn kanina, nakita ko na, oh, tama eh. I think in the end, near death, we'll go back to where we came from, where we started. And in my case, I always start with my parents. Eh. Kasi 5 years old ako, namatay nanay ko at namatay yung tatay ko when I was 9 or 10 or 11, and yung batang Ricky ang daladala ko. I think writer naman ako bago ako mamatay. I think I will reconcile, gaya ni Glenn, I will reconcile with my father and my mother, and eventually I will reconcile with the young Ricky, and magkasama kami nung young Ricky. I think it will comfort me na magkita uli kami nung young Ricky. And masagot man namin yung hindi lahat ng mga questions. I think pag nag-connecta kami, okay na, I'll be at peace. But in the meantime, bago mangyari yun, I'll keep writing stories para ma-address lahat ng questions na yun ng tungkol sa tatay at nanay at kabataan at dahil. Maraming salamat, Young Ricky. Maraming salamat, Young. Maraming salamat sa inyong pagbabahagi. Ang laki ng pasasalamat ko na nakausap ko ang dalawang guro ko sa pagsusulat, si Sir Ricky at si Sir Glenn, at napaalalahanan ako na hindi lang pala ako, no, mukhang universal siya sa lahat ng manunulat, na kami ay bata. Tatanda man ang katawan, uusad man sa buhay, pero kami yung batang nasabik sa pagsusulat. Ang puhunan namin ay kabataan. Ang puhunan namin ay yung enerhiya ng bata at imahinasyon ng bata. Di kami tatanda kailanman. Kung sino kami, ang pagkameron namin, pagmemeron namin ay kabataan. At dahil doon, haharap man balang araw sa kamatayan yung aming mga akda, ang karugtong ng aming buhay na natapos. Kaya siguro, magtatapos ako sa payo na sa susunod na bumuklat kayo ng libro, susunod na manood kayo ng pelikula, ng telebisyon, nang dula, alamin ninyo na yung pinapanood ninyo ay paraan para yung manunulat na kumathan nun ay dugtungan ang kanyang kabataan dahil kailanman siya ay mananatiling bata. Maraming salamat po.